Si Juan, batang walang kaibigan. Juan, bakit ayaw mong lumabas at makihalubilo sa mga kapwa mong bata para hindi ka lamang nandito sa loob ng bahay? Sambit ng nanay ni Juan na si Nanay Marcela nang marinig niyang tinatawag ng mga bata sa baba ang kanyang anak. Ayoko po, inay. Baka po masira po nila mga laruan ko. Ayos lang po ako dito sa bahay. Tugon ni Juan sa kanyang inay. Isang araw, habang naglalakad si Juan pa uwi na galing sa paaralan, ay nakasalubong niya ang mga batang siga. Tila hindi maganda ang pagsalubong nila sa kanya. Takot na takot si Juan at hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Nasaksihan nila Obet na isang batang kapitbahay ni Juan at kanyang mga kaibigan ang panunukso ng mga siga kay Juan. At siya at ang kanyang mga kaibigan ay nanghingi ng tulong para ipatigil ito. Nagpasalamat si Juan kay Obet at sa mga kaibigan nito. Napag-isip-isip niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaibigan. Simula noon ay nagbago na ang pakikitungo ni Juan sa ibang bata. At para sa mga gabay na tanong, una, sino ang batang hindi nakikipagkaibigan sa kwento? Ikalawa, sino ang mga batang nagmalasakit kay Juan? Ikatlo, bakit kailangan natin na makisama sa ating kapwa? Ikaapat, ano ang aral na makukuha sa kwento? Mga bata, ang sabi nga sa kasabihan ay walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang bawat isa ay kailangan ng kaagapay sa anumang oras. Sa kabilang banda, hindi rin madali ang makisama dahil ang bawat isa ay mayroong pagkakaiba. Ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa at pagmamahal, tayo ay mabubuklod tungo sa iisang hangarin.